Tuloy ang bakbaka, nakaabang si Bentings pero may gank na gagawin kay Super Marco. May BMI out pero Torre lang ang nais kunin ng TNC. Andito naman yung follow-up mula kay Pew. Pero may double knockout, may reload manipulation, wow. Isasagot. Pero may pasok na naman Super Marco with a first blood. But an answer, Pew with Cal Dizzy goes down. Owen dito ang tatapos kay Bentings. Pero ngayon mga habol na si SDZYZ kasama si King Salman. Super Marco mapipilitang umatras and eventually magiging 2-for-2 trade. Wow, nung sinabi mong may pasok na naman talagang nag-face to face ang Bren Esports at TNC doon sa top lane. Pero mukhang si Owen ay gustong isahan ni SDZ. Builds na nakuha niya kasi nabasag nila yung Torre. And gusto ko i-comment si King Salman doon sa pwesto niya ng reward manipulation. Nung alam niya na binitawan na ni Few yung enhanced chains, agad niyang binitawan din yung real world. Kasi alam niyang wala nang cancel eh. Kanya. Walang cancel. Pero ngayon mukhang libreng kuha ng pagong mula sa TNC, pang sure kill doon sa sniper ni Yasuo. Mid lane naman ngayon ang kanilang pepwestuhan. Lahat ng pagong dito sa larong ito ay nakuha ng TNC at nasabi mo na nga rin, pero wait lang, Bentings! Bentings, mataas pa nga ba, pero tinusok ng Phantom Execution! Hindi pa kaimportante para sa isang Claw, Golden Staff, at pati na rin ang Demon Hunter Sword SD! Uy! Napakagandang setup mula kay Few. Knockout na naman! Si SDZYZ ang magiging target at makukuha siya ni Idol ng mga kids. Too late na yung paglatag ng Gilbert Manipulation at yung Bren Esports sa ngayon ay magbaback away kaagad. Disiplina right after that kill. Imagine after that one, ang dami nilang pang dash. And nakita natin dito yung sipa ni Bentings ay para lang palayuin yung players. Pero ginamit na rin flicker. Kyle Dizzy ka nag-let pa. Uy, si Kyle sobrang tapang. Pumasok na naman. Pero alam niya na medyo delix dahil andun niya si Yasuo. Pero andito na si Few. Kasama si Super Marco. Pero Kram, andun pa rin ang mga suntok at sabak. Pero nakapwesto naman dito si Super Marco. Itinutok ang Blazing Duel. Bren Esports, this is just a level 1 Lord. Ibig sabihin eh, hindi pa naman ganun katagal patayin ang Lord na to. Yep. Ang pinakakailangan nating abangan dito is yung magiging positioning ng mga marksman natin. Take note that Super Marco ay nandito na. And may information, of course, ang TNC, nasilip na siya ni SDZYZ John. Nahatak nga lang dito si Bentings, pero may sipa. Kaso nga lang hindi niya ay maipapasa. Owen tatamaan, pero buhay pa rin. Napakadaming buhay ng isang Masha, kaya mahihirapan ang TNC na mag-takedown dito ng mga members. Pero this is an advantage for Bren Esports. Pwede lang ituloy yung bakbaka knowing na kulang yung TNC ng initiator. Decisive initiation mula dito kay Pandora. Uy, dahil dyan mukhang makakaisa pa sila. SD in trouble! Hindi nagtipid ang kanyang IMU, pero makukuha naman dito ni Krab yung kill on to Few. Super Marco! Yasuo with a flicker. Habulin lang siya ni Super Marco, pero si SDZYZ at tatamaan kalahati ang buhay just because of that sniper shot. Pero an easy Lord take for Bren Esports. At mukhang naipit naman dito si Kram, mabubuhay kaya siya. Fan of execution out for Kyle Teezy. At si Super Marco ang ahabol with a slows. Lord Rose ay tatama din naman. Kram tumutakas na dito sa orange buff. Pero mukhang hindi siya. Uy, teka lang. Mabubuhay yata siya dito. Pero ito na yung mga pang tumama ang ulan na ata ng Bren Esports. Ang Luminous Lord. Sila ang may kalamangan sa pwesto. Pero nakita naman natin yung dedication ni Kram na i-clear yung minion sa may bandang top lane na magbibigay ng rason kung bakit kailangan pumunta doon ni Few para lang i-clear yung minion sa paparating. Pero okay, coming from Bentings, pasa pabalik dito sa kanyang mga kakampi. Pandora with a flicker, nakabang yung sniper! Yasuo! Nakatutong at kinalabit ang gatilyo. Matic pick off na. Dalawa ang wala mula. Yung damage output niya rin, kung walang win of nature kanina si Super Marco, kita niya rin, nagbid na rin siya ng immortality kasi meron ngang instantly pwede makakill sa kanya and lahat din kasi ng render shots ni Yasuo ay sa kanya tumatama. Now take note of the positioning of Owen and Pandora. That is going to be very crucial. Tingnan natin kung sino magiging target nila for that. Uy, bumabasag sa baba. May bumabasag sa baba. Dalawa to. Kaya mabilis nilang mababasag. Naka-shotgun si Yasuo. Kasama si Kram, pero si Owen ang tatao. Si Few naman dito ang re-respo. Pero yung Lord, tuloy pa rin sa pagkuha. Si King Salman, binitawan na yung Winter Fragile. Tapos si Silver Manipulation. Pero dito Super Marco, tuloy pa rin ang kuha sa Lord. May sipa si Bentings, pero wala ng follow-up. Hindi binibitawan ni SDZYZ. Pero here comes Kyle Teezy. Here comes Kyle Teezy. Tuloy pa rin yung shotgun. Kaso nga lang nakasakto pa rin. And SDZYZ with a Lord secure. Nakabang nga lang yung damage coming from you. Four men. Pinagkakalmot si Yasuo. Mapipilitang gamitin yung kanyang Wind of Nature. Pero dahil doon sa info na yon, pwede rin lang i-all-in mamaya. Andito naman si Few for the follow-up. Pero si Owen ngayon, ang bibigyan ng real-world manipulation. Si Kram, andito na sa may ba ng Lord Pit. Si Owen ang sasapakin. Pero si Kyle Easyman, kabang lang din.
Ben Salman together with SDZYZ still waiting. Pandora, meron pa siyang pwedeng gawing setup with that flicker. Pero sobrang crucial ng Wind of Nature pop na ginawa doon. Yung pag-force ni Ogwen. May flicker na rin dito si Ben Things. Dalawang flicker available para sa mga magsiset sa TNC at Ren Esports. Half HP for the Evolved Lord. Ren Esports ata ang may pwesto. Pero mukhang mapapauwi si Few. Ito na yon, Santi! Kulang ng isang miyembro ang Ren Esports. Pero si Ben Things naman ang bibigyan nila. Agawan ng Lord. Sino kaya makakawa? Pandora ang nahuli para SCYC will secure the Lord. Bagsak si Super Marco. Killing spree na nga dito si Yasuo. 4v5 situation. 25 seconds para kay Super Marco matatapos kaya nila to. Yung baba na ang kanilang bibigyan pero na-cancel ni King Salman. Pero si Crab tuloy pa rin sa pagsapak. Hindi binibitawan si Yasuo, pumasok na rin. TNC ang unang makakapunto sa seryeng ito.